Wala si Zuma. Hello, William. Nasa abandoned house kami ngayon. Wala si Zuma. I'm right in front of the fountain. Kaya na sinabi mo kanina. Wala talaga si Zuma. Dadalhin, Zuma. Kahit saan kita dalhin, matatagpuan ka dahil hindi na buo ang katapatan sa'yo ng mga ahas. Marami na dito ang kakampi ni Galema. Dito sa gubat na pupuntahan natin, papaalisin ko at hindi ko palalapitin sa akin ang mga kawan-kawan kong ulubong. Meron silang ibang lugar na babantayan para paghinalaan nilang doon ako nagtatago. Ngayon nagka-encuentro na kayo ng anak niyong si Galema. Ano ang susunod? Zuma, wala kang kalaban-laban sa kanya. Kung ako lang, wala akong kailangan sa kanya. Ikaw ang may kailangan sa kanya para mawala ang sumpa ng pagiging ahas. Kaya ikaw ang maghanap sa kanya. Dalawa tayong matutulungan mo. Kapag napaklas mo ang mga ahas sa balikat niya, mawawala ang sumpa sa'yo para wala nang balakid sa buhay mo. Talaga? Talaga ligtas na si Ma'am Isabel? O talaga, salamat o mag-iingat kayo ha? Umuwi ka kagad dito. Oo, sige, sasabihin ko sa kanila, babay, mag-ingat kayo ha? Ma'am, sir, ma'am, Sir Phil, ma'am, Kapo lang po kayong patawagin ng sabay-sabay. Patawagin? Nagulat ako kung inatake ako, anong mangyayari sa hindi ko sasabihin ng magandang balita kapag maingay kayong ganyan. Kayo din. Maganda yung balita. Anong magandang balita? Sabihin mo na. Paano ko sasabihin sa inyo yung magandang balita kung ganyan ang mukha niyo? Mami! Hindi ko sasabihin kayo, please. Yung magandang balita. Anong kailangan kong gawin? Hindi na. Paano masabi niya yung balita na yan? Ngiti muna. Ngiti. Sige na. Hindi ko sasabihin. Ay, hindi ganyan, kulang. Maganda yung may ngipin, ganon. Naka-smile, smile muna, hindi ko sasabihin yung magandang balita. Ayan, mas maganda yan kung medyo nakapaling yung mukha. Ayan, maganda siya. Ganyan muna. Konti pa. Okay. Ligtas na si Mami Isabel! Gilema! 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 Gilema!
Diyos ko. Guys! Kompleto na tayo! Okay ang lahat! Diyos ko, nailigtas si Mang Isabel ang husay mo na, ha? Higit sa lahat, patay na si Zuma. Ay, pasok, pasok. Akala ko rin, katapusan ko na. Akala ko hindi na ako makakaligtas doon. Hindi ka ba niya sinaktan? Tuso si Zuma. Ginamitan ko ng talino ang lahat. Pinasakay ko siya na ako si Malena, yung kanyang kalaguyo. At pinaniwala ko siya na pwede ko siyang mahalin. Hanggang sa iniligtas ako ni Galema. Iniligtas ka ni Galema? Paano ka iniligtas ni Galema? Hindi ko rin alam na sasama si Galema. Pero naging maganda yung taktika nila. Kasi ginamit nila yung pagiging birhen ni Galema, kaya nasukol nila si Zuma. Baka naman yan eh, katulad ng nangyari nung una, na itong halimaw na si Zuma ay nakatulog ng mahabang panahon at pagkatapos nagising. Aba eh, hindi rin tayo magkakaroon ng katahimikan yan. Hindi ba? Ayan tayo, sir. Basag trip kayo eh. Kung ano sinasabi mo, kompleto na tayo dito. Ayun na si Ma'am Isabel, di ba? Reunion na hindi to. Hindi mo maiyali sa akin kasi nangyari na eh. Di ba? Pero sir, kung mangyayari ulit yan, hindi naman agad-agad. Malamang mga taon pa, di ba? Maraming taon. Baka hindi ko pa nga maabutan. Hindi, dahil nag-mall kayo. Kasama nyo siya, di ba? Yun ang sinasabi ko. Ang importante sa atin ngayon, kompleto na tayo, di ba? Dapat, handa na tayo. Pag sumugot ulit si Zuma dito, dapat handa na tayo. Dahil pag susugot siya dito, di ba, kukunin niya si Ma'am Isabel, takbo tayong mga babae, alam niya na, magtitilian. Tatapos sa itaas, makikita niya si Sir Philip doon. Kukunin niya ganyan, pa! Nilaglag sa ground floor! Siyempre, nabasag yung gamit. Di ba? So, iligpit. Iligpit natin ang mga babasagin para hindi siya masusugatan. Oh, okay, di ba? Yun ang dapat doon. Ito ang kailangan natin ngayon. Ang tumawa lang, ang maging masaya. Ito ang nasaan ka nun? Ligtas na si Isabel, pero nakatakas ang halimaw. Halughugin niyo ang gubat. Hindi pa nakakalayo yun dahil siya ay isang sugatan. Sir, paano si Galema, sir? Kailangan natin siya. Hayaan na muna natin silang pamilya. Pagbibigyan ko silang mabuo kahit isang araw lang. Sir, paano kung maiisipan nila na umalis na ng bansa at iwan na lahat ng ito para wala nang problema ang kanilang pamilya? Hindi mangyayari. Kasama nila si William. At malalaman ko ang bawat kilos at bawat plano ng mga Castillo. Hindi ko papayagang mangyari yon. Bayan muna ang dapat harapin ni Galema. Galema, una gusto kong magpasalamat sa'yo sa pagligtas mo sa mami mo. Tapos gusto rin kitang pagalitan kasi ang tigas ng ulo mo. Paano kung hindi nagtagumpay yung binabalak mo, ha? Di pareho pa kayo napahamak ng kapatid ko. Tita, malakas ho ang loob ko. Kasi naniniwala ho ako na hindi pwedeng magtagumpay ang kasamaan ni Zuma. At saka, mahirap rin kasi yung nakaupo ka lang, naghihintay kung ano susunod na mangyayari. Ate, hindi lang naman kami dito naghintay. Wala lang talaga kami magawa. Di ba, ikaw lang naman itong may kapangyarihan na sugpuin itong si Zuma. Ang ibig ko sabihin ni Gina, ako lang ho yung may lakas na loob na harapin po siya. Di ba, Gina? Sabi mo eh. Anyway, congratulations nga pala ha. Till your next encounter. Gising ka ba? Alam ko tulog ka na. Naglaka mo pa ako ng pinto. Pinsan.
Tigilan mo na yan. Alam mo, hindi makakatulong sa'yo kung itutuloy mong mahalin ang babaeng anak na pumatay sa iyong ama. Hindi magkakaroon ng katahimikan kung itutuloy mo yung pag-iibigan nyo. Paano mo nasasabi ang lahat na ito? Dahil sa paborito kong pelikula. Yung Romeo and Juliet. Parang sitwasyon nyo. Ayaw siya ng tatay mo. Ayaw ka ng tatay niya. Pagkakaiba lang. Walang aha si Juliet. Wala tayong balkonahe. Sabi pa nga ni Juliet, "Happy dagger. Let me die." Akala niya kasi mayroon ng lason si Romeo. Hindi naman pala. Kaya ikaw, huwag kang iinom ng lason, ha? Bro. Bro. Oh, mahal. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi pa ako dalawin ng antok, eh. Bakit naman hindi ka pa dalawin ng antok? Gusto ko lang magpasalamat sa Diyos na tapos ng lahat ng ito. Sino ba naman mag-aakala na mabuhay isang tao na ihulog mula sa second floor? At nakakausap mo ngayon na 50-50 sa hospital. Akala mo ba madali para sa akin nang wala ako sa tabi mo? At nandun ako sa halimaw na yon. Hindi mo lang alam, araw-araw, gumagawa ako ng paraan para makatakas ako sa alupong niya. Dasal lang talaga ang kinapitan ko. Sa tuwing ipipikit ko ang mata ko, hindi ko alam kung maididilat ko pa. Dahil alam kong kayang-kaya niya akong babuyin at patayin. Pinagtangkaan ka ba niya? Maraming beses. Mabuti na lang na naig sa akin ang utak ko kaysa ang takot. At mabuti na lang din na naig sa kanya ang puso at hindi ang utak niya. Kaya nalansi ko siya. Patay na nga ba talaga si Suma? Si Galema lang pala talaga makakatalo sa kanya. Nung iniwan namin siya, hindi na siya humihinga. Sana lang talaga mahal wala nang magbigay sa kanya ng puso ng birhen o dugo para habang buhay na siyang hindi magising. Paano kung nangyari yun? Ano na nga gawin natin? Nakakatakot. Hindi ko lubos maiisip kung anong pwede niyang gawin sa akin matapos ko siyang lokohin. William, ano bang plano ni Galema? Kakailanganin pa rin natin siya para mahuli si Zuma at ang isa pang halimaw. Wala pa silang nababanggit na plano. Pero sa tingin ko, hindi na dapat natin ipain si Galema para kay Zuma. Her family has suffered enough. Why are you protecting this woman? Hindi siya tao. Kabilin-bilinan ko sa'yo, don't get too emotionally involved with her. Babalik na rin ko nga ang tanong. Ano bang plano mo dito sa babaeng ito? Bakit ka nagkakaganyan? Gusto mo na ba si Galema? Yes, Dad. May gusto na ako kay Galema. May gusto na ako kay Galema. And I'm willing to do everything that I can to prevent her from harm. Even if it's from you. Did I hear you right? Gusto mo na ang babaeng halimaw? Pareho na kayo ni Morgan? At ano? Susuwayin mo na rin ang mga utos ko para sa babaeng yan?
narinig ko kayo nagtatalo kanina ng daddy mo. Narinig ko lahat ng pinag-usapan niyo. Sino ba tong babaeng ito? Sino si Galema sa buhay mo? Special siya sa buhay ko, ma. Mahal ko po siya. Ayokong manghimasok sa buhay mo, okay? Ayokong maging mitseto ng pag-aaway niya ng daddy mo. Sana lang maging maganda siyang impluwensya sa buhay mo. Parang ilong talilong sila sa paghahanap sa iyo, Suma. Walang nag-aakalang nandito ka lang sa bungad ng gubat. Yan ang problema sa mga tao. Ang akala nila, porke nasa posisyon sila, akala nila maratariyo na sila. Iba ang pagiging tuso mo, Suma. Mahirap ka nilang mapaglinlangan. Teka, nasaan na pala ang isa mong anak? Nandyan lang siya sa tabi-tabi. Nanginginigan naman ko kay Galema. Hindi man ako makalaban sa kanya. Natitiyak ko ang pangalawa kong anak. Ang maaaring pumatay sa babaeng naging tao sa isip at puso. Paano kung matalo ni Galema ang kanyang kapatid na si Dean? Hindi mangyayari yan. Dahil ang totoo niyan, sa aming tatlo, si Dean ang pinakamalakas. Kaya humandayang si Galema dahil bilang na ang kanyang mga oras.